Diyan. Ano bang problema mo? Ba't nagkakaganyan ka dyan? Basta, nag-iisip ako, kailangan na nating mag-business. Business! Kailangan na nating mag-invest. Invest? Kailangan na natin, kasi we're in future. Future! Kids! Natin! Ay, totoo yan. Totoo yan. Nako, totoo yan. Talagang ganyan. Dapat kasi alam nyo, hindi na tayo bumabata. Dapat yung mga kinikita natin, dapat dyan, iniingatan natin, pinalalago natin. Kasi, diba, we don't know what's gonna happen the next years kaya to come. Lang, business. Ah, pero di bale, yun naman ang aalamin namin sa mga guests namin today. Oo, mga artista po sila na meron silang mga sarili nilang mga pagkakakitaan aside from being actors and actresses. Correct, kaya meron tayong isang oras na puro chikahan tayo tungkol sa business, racket, gimmick, ano ba yun? Gimmick na job. Basta't mapagkakakitaan. Correct. Ito ang mga artista na bumibida sa kanilang negosyo. Tina Paner, product distributor na. Matthew Mendoza, manager na siya ngayon ng isang talyer. Mylene Dizon, halina't gumising ng maaga para bumili ng pandesal na gawa ng bakery niya. Ian Veneracion, tila hindi naging successful sa food business kaya nagtayo ng factory ng hollow blocks na siguradong hindi matitinag. At Mark Hill, dahil nabakati siya ng ilang buwan sa pelikula, naging cook ng pamilya. Pero ano to, kinareer na nga ba? Magpapastaran sila sa It's Business and Show Business as usual. Sa Sis! Ay! Ang daming candies! Yan po at marami pang iba ang pag-uusapan natin kasama ang una nating guest na nagne-negosyo. Eh sabi po niya sa amin, huwag muna natin pag-usapan ang mga intriga tungkol sa kanya ngayon. So susubukan po namin mag-mind ng our own business. At ang imamind na lang naman namin ay ang kanyang business. Si Tina pa rin po ang kasama ko. Hello, hello, hello. Hi, Tina. Kamusta naman itong mga business? Eh ito ah, talagang hindi ko makuha kung paano mo nagsimulan. At paano ba nagsimula yung pagpasok mo sa pag, ano to, supply ng mga grocery Bale, items? No, distributor kami. Kami nagdi-distribute ng mga candies from URC, Universal Urbina, sa mga sari-sari stores, sa mga maliliit, and then sa mga wholesaler. Ah, so, dinadala niyo yan sa mga bawat tindahan, ganon? Mm-hmm. Bale, meron kaming 4 trucks, and then meron din kami mga salesman at saka mga junior salesman na sila yung tumutulong sa salesman. So sila yung every truck may kanya-kanyang rota. So kami, parte kami ng Quezon City at saka part ng Caloocan. So yung 4 na truck na yun pumupunta sa kanilang rota and then sila yung pumupunta sa mga maliliit na sila store. Sila nagsusupply niya. Kaming nagbibigay sa kanila ng mga candies. Ng mga candies. Candies lang ba? Candies, chocolates, noodles, and then tomato sauce, at saka kape. Yan. And then meron din kaming creamer. Yan. Eh, di ba you once described yourself as masungit? Eh, paano yan? Di ba sa business, kailangan very pleasant ka, lalo na sa mga kliyente? Nako, hindi, ano nga eh, hindi ako yung masungit na type sa mga tao namin or sa mga customers namin. Every day, from morning, after sila mag-load, pupunta rin kami sa mga, ano, sa mga accounts namin. Sine-check namin kung okay yung servisyo ng company namin, ng tao namin. Talagang kailangan ano ka doon? All smile at bawal kang magreklamo na masungit ko or mainit. So kailangan komportable yung punta mo doon sa mga tao. Meron ka na bang natarayan ever na kliyente or tauhan? Hindi. Wala ano nga. Yung napaka-pleasant naman yung, pala yung business ano. Partner ko, yun yung ano. Siya ang tala. Ano, kailangan siya yung ano. De, kasi kung pareho kaming mabait, ay Diyos ko, walang mangyayari. Walang mangyayari sa business niya. Walang mangyayari. Pero minsan, naano rin ako, nagagalit din ako sa kanya.